Lahat tayo ay nangangarap ng magandang kalusugan at ang malaking bahagi nito ay kung ano ang ating kinakain. Magtanim tayo sa paraang natural. Bukod sa nakatipid ka na, ligtas na gamitin, hindi rin magdudulot ng pagkasira ng ating kalikasan. Tatalakayan natin sa palabas na ito kung paano ang simpleng paggawa ng fish amino acid. Ano ang mga epekto nito sa halaman at ang tamang paggamit nito? Ang fish amino acid ay bahagi ng natural farming technology system at hangad ng sistemang ito ang magkaroon ng respeto sa batas ng kalikasan habang tayo ay nagbubukid o nagtatanim. Nakapaloob sa teknolohiyang ito ang paggamit ng mga natural na pataba at pestisidyo. Paano ba ang paggawa ng fish amino acid? Ito ay karaniwang ginagamitan ng mga lamang-loob ng isda, hasang, kaliskis o mga bahaging hindi natin kailangan. Maaaring gumamit ng kahit na anong klaseng isda, ito man ay galing sa tubig tabang o tubig alat. Upang maiwasan ang pagkakaroon ng hindi magandang amoy, hugasang mabuti ang mga isda. Sa bawat isang kilo ng isda, tumbasan ito ng isang kilo ng molasses o asukal na brown. Ihanda ang isang lalagyan na may tamang kapasidad o sukat. Maaaring gumamit ng kahit na ano maliban sa mga lalagyan na yari sa lata, aluminum at mga kahalin tulad nito. Batid natin na ang molasses ay mahirap hanapin sa maraming lugar kumpara sa asukal na kahit saan ay mayroon ito. Kaya ito na rin ang ating gagamitin. Haluin mabuti at siguraduhin malagyan ng asukal ang lahat ng bahagi ng isda. Haluin hanggang ito ay lumapot. Maglagay ng screen sa ibabaw at lagyan ng pabigat upang hindi umangat ang mga isda. Ginagawa ito upang maging pantay ang proseso ng pagburo. Takpan at ilagay sa isang lugar na malilim o hindi direktang nasisikatan ng araw. Palipasin ang 20 araw o hanggang isang buwan. Kapag ang proseso ay walang naging kontaminasyon, ito ay walang uod, mabango at manamis-namis ang amoy. Salain, pigain at isalin sa isang panibagong lalagyan.
Ang naaning katas ay maaaring i-imbak sa isang lugar na malayo sa mga bagay na pinagmumula ng init. Maaaring ilagay sa loob ng ref. Sa paggamit ng fish amino acid, maghalo ng 2 kutsara nito sa 1 litrong tubig. Ito ay ipinandidilig o ini-spray direkta sa lupa at hindi sa mga dahon. Tandaan po natin ang bahaging ito. Ang fish amino acid ay hindi dapat i-apply sa mga dahon kundi direktang ipinandidilig o ini-spray sa lupa. Dahil ang fish amino acid ay may langis o mantika na nanggaling sa taba ng isda. At kapag ito ay ginamit natin sa mga dahon, magriresulta ito sa pagkatuyo, paglagas at maaaring ikamatay ng halaman kapag ito ay nabilad sa sikat ng araw. Ang paggamit ito sa halaman ay sapat na ang 1 beses sa 1 linggo. Ang fish amino acid ay mayaman sa nitrohina at magriresulta ito sa mabilis na paglaki ng halaman, paglapad at pagberde ng mga dahon. Maaari natin gamitin sa mga madahong gulay kagaya ng pechay, mustasa, lettuce at iba pa. Mayaman din ito sa calcium at iba't ibang uri ng amino acids. Malaki ang naitutulong ng mga ito sa magandang kalusugan ng ating mga halaman. Tayo ay maaaring magtanim at magkaroon ng malusog na mga halaman nang hindi kinakailangang gumamit ng mga sintetikong pataba. Ingatan natin ang ating mga kalusugan at ang ating kalikasan. Ito po si Kuya Don, maraming salamat sa inyong panonood.